sa atin, tayo'y magbigay ka lang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya inirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Sa araw ding ito, unang Sabado, hinihiling natin ang ating mahal na ina. Samahan tayo sa ating pagdarasal. Samahan tayo sa ating pagsunod kay Jesus upang katulad niya ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay lalong lumago at maging mabunga. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailanang paadalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo'y mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin.
Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin, magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso, at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay niyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nagaani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako. Kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon.
Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magagalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Una sa lahat, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Paumanhin po kung medyo hindi natin nakikita ng buo ang altar ngayon. Unti-unti po natin, nakita nyo naman po na sinikap nating ipanumbalik yung original na kulay ng marmol, nilinis natin at inayos natin para mas lalo siya maging karapat dapat at marangal na luklukan ng ating mahal na poon. At hari nawa, awa ng Diyos, pagbalik nyo sa 1 linggo ay wala na rin yung tabing dito sa gilid para mas lalo natin siya makita at lalo talagang magbigay parangal sa ating mahal na Senyor ang kanyang santuario. At dahil nga unang Sabado din po ngayon, gaya ng sabi ko kanina, tayo tumatawag sa ating mahal na ina. Dahil kung ang unang Biyernes ay para kay Jesus Nazareno, ang unang Sabado naman ay para sa ating mahal na ina. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi sa atin ni San Pablo sa unang pagbasa, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Bagamat tayo hindi karapat-dapat, bagamat tayo'y nakakalimot sa Kanya, sa maniwala po kayo o hindi, lahat tayo pinagkalooban ng Diyos. Ngunit siguro sasabihin natin, opo, Father, lahat tayo pinagkalooban, pero bakit parang mas marami yung ipinagkaloob sa Kanya? Kaya siguro iba sa atin may tampo o angal sa Diyos. Bakit siya pinagkalooban ng magandang kabuhayan? Ako hanggang ngayon walang trabaho. Bakit siya binigyan ng magandang kalusugan? Ako ngayon may sakit. Kaya nga siguro iba sa atin nandito ngayon, umihiling ng kagalingan at lunas. Bakit siya nagkaanak? Ako hindi. Inaamin natin na, opo, lahat tayo pinagkalooban ng Diyos. Ngunit, siguro nga po, magkakaiba ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngunit isa ang natitiyak. Ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay ayon sa ating kakayanan. Walang ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya.
Walang ibibigay ang Diyos na hindi din natin kayang palaguin. Siguro nga, gaya ng katulad sa talinghaga, may binigyan ng 10,000, 5,000, 1,000. Bagamat iba't iba, huwag nyo tignan yung halaga. Ang tignan natin, ano yung pwedeng idagdag sa ipinagkaloob sa atin. At malinaw na malinaw, anuman ang ipagkaloob sa atin ng Diyos, pwede palang doblehin. Pwede palang lubos na palaguin. Kaya yung 10,000, nakakuha pa uli siya ng isa pang 10,000. Yung nakakuha ng 5,000, nakakuha pa rin siya ng dagdag na 5,000 na idoble nila. Kaya anuman ang ipagkaloob, kaya sabi ko, wag po natin tignan yung halaga. Ang tignan natin, ano ba yung idinagdag? At ang idinagdag ay doble. At yun, kung anuman yun na ipinagkaloob, na biyaya sa atin, ay makatutulong at makabubuti sa atin. Siguro nga, kung titingin tayo sa iba, mukhang mas konti. Pero kung titignan natin ang ating sarili at ipinagkaloob ito ng Diyos, higit pa sa sapat. Higit pa sa sapat. Ngunit ano yung problema ron sa ikatlong alipin? Sabi sa Ebanghelyo, natakot siya. At kung babasahin din nating maigi, parang may tampo siya ron sa amo. Parang may hinanakit siya ron sa Panginoon. Nagtatanim, hindi naman kayo nagtatanim, pero umaani kayo. Hindi niyo naman pinagpaguran. Kaya natakot po ako. Kaya sa halip na palaguin niya, kahit 1,000 na lang yon, walang inilago. Dahil sa pagkatakot, dahil sa hinanakit. At yun ang ipagdasal natin na maiwasan natin. Kung magrereklamo lang tayo, ito lang meron ako, talagang hindi lalago. Sayang. Hindi naman susukatin ng Diyos ano yung halaga. Ang susukatin ng Diyos, ano yung inilago mo. Kaya yung 1,000 alipin, kahit sana 1,000 lang din yun, pareho rin ang igagantimpala sa kanya dun sa nagdagdag sa 10,000 at 5,000. Dahil hindi ito nasusukat sa halaga. Nasusukat ito kung papaano mo pinalago ang ipinagkaloob ng Diyos. Pero siguro nga ho, hindi lumalago yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos kasi pakiramdam natin wala. Kahit kaunti, meron pa rin yan. Di ba minsan ganun ang ating laging sambit? Wala. Wala akong pera. Hindi naman totoong wala kang pera. Siguro, konti ang pera mo. Kaya naalala ko, may kaibigan ako, no, nangungutang. Pautang naman, no? Sasabihin ng isa, wala akong pera. Siguro, nagalit yung nangungutang. Sana nga, mawalan ka ng pera na. Kasi sa totoo naman, wala, hindi naman wala kang pera. Pero lagi mo pakiramdam, wala. Nakita mo yung pagkain sa yung ulam ninyo. Nakita mo, nilagay ng nanay mo, tuyo. Wala, wala kaming pagkain. Meron kang pagkain. Pero ang tingin natin kasi, katulad nung ikatlong alipin, parang wala yung binigay sa atin ng Diyos. Kaya nagre-reklamo tayo, naghihinakit tayo. Pero meron. Akala mo lang, wala. At pag laging akala mo wala, kaya sabi ng Panginoon sa huli, ang mayroon pa ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, pansinin niyo sabi, kahit ang kakaunting nasa kanya, kukunin pa.
Kaya yung pag-uugali natin, wala. Walang kwenta ang buhay ko. Walang kwenta tong asawa ko. Walang kwenta tong trabaho ko. Pag panaiwala ka ng wala, sabi ng Panginoon, talagang mawawalan ka. Kaya ingat tayo pag lagi kang wala ng wala. Hindi ka lang magwawala. Mawawalan ka palalo. Pero kung meron ka kahit konti, at sasabihin mo sa mahal na poon, salamat po sa pagtitiwalang ito, lalago yan. Magbubunga pa yan. At yung inaakala mong kakaunti ay lalong lalago. Kaya nga, kapag nagpupunta dito tayo, lalo na sa Quiapo, ang sambit natin, salamat. Salamat po, walang hanggang pasasalamat. Ganun ang mahal na birhen. Hindi niya sinabi nung sinabihan siya ng anghel, magiging ina ka ng Diyos. Hindi siya nagsabi, bakit mahirap ako? Bakit walang wala ako? Narinig ba natin yung sa mahal na birhen? Hindi. Bagamat mababa sigurong estado niya sa buhay, bagamat hindi siya kabilang sa mga matatalino at makapangyarihan, tinamasa niya at ipinalago niya ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kaya ngayon naman, puno siya ng grasya. Kaya, walang taong magsasabing wala. Dahil gaya nga ng simula ko kanina, lahat tayo pinagkalooban ng Diyos. At ipagdasal natin na lalo itong lumago at mabunga upang sa bandang huli, sana sa huling punto ng ating buhay, pag nakaharap natin si Jesus Nazareno, ang sabihin niya, halika, tapat at mabuting alagad, makihati ka sa aking kagalakan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pag-arap sa luklukan ng paghahatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Ang ating tugon, panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi naway mapakinabangan ng simbahan. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sangnilika. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga bilanggo. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Sa ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan.
Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Tahimik nating idulog, ni pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung lagi kaming nagre-reklamo. Laging tingin namin wala. Walang halaga ang mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. At lalo pong patawad kung hindi kami marunong magpasalamat sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid,
Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang bukal ng lahat ng biyaya, ang kordero ng Diyos na galis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan. Sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa patuloy nating paglilinis at pagsasaayos sa simbahan, sa mga nagdadala po rito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan, maraming salamat po. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. At nawa, lahat tayong narito ngayon, lalo na yung nagdarasal ng lunas, ng kalakasan ng katawan, kapayapaan sa isip at puso, pagkakasundo sa pamilya, naway tulungan tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Basbasan niya tayo at matanggap natin ang pinakamainam na biyaya para sa atin. Ang tunay na pagpapalaing alagad ay iyong kumilala, nagpasalamat at nagpalago ng biyaya anuman ito na ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos. Tulungan tayo ng mahal na Birheng Maria maging mabuti at tapat na katiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako din na noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at laging magpasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. No.
nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati